Great, great day, malayang puso! Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod. Ang mabigay ng konting komento. Konting komento lang naman. Trending ngayon ang isang balita tungkol sa isang congressman na si Richard Gomez, aka Goma. Dating artista na ngayon ay kongresista. Trending ang kanyang post sa social media, itong pagkakaipit niya sa traffic. Kalauna naman dahil negative yung mga comment ng netizen, binura niya yung post niya na yon. Ang tanging makakomment ko lang dyan, mga kamalayang puso, tungkol po dun sa traffic, kasi sa Pilipinas talagang number one na problema sa atin, kahirapan, kakulangan sa trabaho, at itong traffic. Yung traffic talaga araw-araw binubunuto ng mga commuter, ng mga nagbabiyahe, ng mga private car. Ito yung mga binubuno araw-araw saan man dito sa ating bansa. Ang pagtutuon ko ng komento dito yung tungkol sa sa mga private car at dun sa bus lane, no, sa mga commuter. Sa private car, mga private car ay napakalaki ng espasyo ng kalsada kumpara sa mga commuter. At isa po dyan yung dun sa post ni Congressman Goma, ni Richard Goma, Richard Gomez, Congressman Richard Gomez, pinulit-ulit ko na, ay bakit daw, tinatanong niya, bakit daw hindi buksan yung bus lane para makabawas sa skip ng trapiko. Well, ideya niya yun, yun yung nakita niya sa sobrang haba ng pagkaipit sa traffic, at hindi naman lang siyang nag-iisa, marami. Hindi naman siya totally special. Tutusin siya nga siyang public servant. Bakit sa kanya pananggaling yung comment na yon? At yun nga, medyo nakakasama ng loob. Napakaliit na nga yung sa mga commuter. Gusto niya pang kunin base sa kanyang post or opinion siguro yun. Anyway, gusto ko lang sabihin po sa inyo, Congressman Richard Gomez, ikaw naman po ay may karapatan gumawa ng batas, dahil isa kang kongresista, trabaho mo yan. Ang gawin mong batas dahil nasisikipin ka sa trapiko, ganito. Maraming private car dito sa ating bansa, at karamihan sa mga private car na yan ay ang mga may-ari niyan na piling mayaman. Pasensya na kayo. Maraming bumibili ng sasakyan ay walang garahe. Sa tutuusin, hindi lang dun, hindi lang sa EDSA o sa National Highway problema ang traffic. Mismong sa mga eskinita, sa mga subdivision, ay nagkakaroon ng mga traffic. Bakit? Kasi yung mga may mga sasakyan ay nasa kalsada, nakadambala yung mga sasakyan nila, nakaharang. Dapat yan ay malinis tuloy-tuloy. Pero dahil nga wala silang garahe,
sa labas nila ng bahay, ginagarahe yung mga sasakyan nila. Akala nila, nakalibre na sila, akala nila ay safe na sila doon, mayroon silang napag-garehan doon sa tapat ng bahay nila, ay kala nila, pag-aari na nila yun, di nila alam sila ay nakakaperwisyo, nakakaapekto sa magandang imahe sana ng kalsada na malinis. Ano naman yung batas, malaking puso, ang pwede mong i-suggest ito kay Richard Gomez, Congressman Richard Gomez. Gawin yung batas, ito, opinion ko to ha, wala akong pakialam kung anong opinion nyo. Base lang to sa komento ko dun sa pinost mo, Congressman. Gumawa ka ng batas na hindi pwedeng bumili ng sasakyan, ng pagmamayari ng sasakyan, ang isang tao hanggat walang naipipresentang garahe sa kanilang bahay. Medyo masakit po yan. Ewan ko kung sasang-ayunan nyo yan. Diba? Ewan ko kung sasang-ayunan nyo yan, mga kamalayang puso. Pero, yun po yung makatotohanan na makakatulong ka sa bansa, makakatulong ka sa lipunan, sa community. Diba? Dahil hindi po natin natutunan ng pansin, nakala natin okay lang, pero yung mga ginagawa po natin ay nakakaapekto sa iba. Kaya yung post ni Congressman Richard Gomez, ito ay isang uri ng pagpukaw na marami pang pwedeng gawing trabaho ang mga congressman, gumawa ng tamang batas at ipatupad sa komunidad, at ito ay isa batas talaga, sundin. Hindi lang basta ipasa, kundi ito ay ipasunod. Dahil kung ipapasa lang, marami kasi tayong mga batas na ipinasa pero hindi napapasunod. Kaya ang nangyayari sa atin, para tayong mga King Koy. Diba? May mga pinasang batas pero natutulog lang yung batas. May nangakong iaamin yung mga batas pero hanggang ngayon, wala naman ginagawa sa Senado. Nakakalungkot pag ganun. Kaya ito isang uri ng pagpukaw na mayroong gawing trabaho ang mga congressman, ang mga senador, na magpasa ng batas at ipatupad ang batas. Yun lang yung pinakamaiksing comment ni Malayang Puso tungkol dun sa viral na post ni Congressman Richard Gomez. Sana natauhan ka ngayon, Congressman, utusan patuloy kita. Yun.